So yun, hello, what's up mga boss? Welcome back sa ating channel muli, July M's. At syempre, para sa episode natin for today, magbibigay na naman tayo ng isang idea naman about naman sa carpentry. So bali, wag na natin patagalin to. Bibigyan ko naman kayo ng idea mga bossing pagdating sa ating mga formworks, sa mga forma natin, kung paano yung tamang pagtatabas, ano yung mga sukat nito, at kung ano pa yung mga dapat nating malaman. So tara na mga boss. So as you can see mga boss, syempre nakikita ninyo, meron tayo ditong plywood, phenolic, yung ating tatabasin, gagamitin natin forma para doon sa ating mga poste. So ngayon, bago tayo magtabas ng ating mga forma at kung gaano kalaki, syempre aalamin muna natin kinakailangan yung anong laki, anong sizes ng mga poste natin, nung laki ng mga finish na buhos. So pag nalaman na natin yung laki ng mga buhos natin, yung mga sukat niya, lapad, haba, tsaka natin tatabasin yung mga forma natin. So bali, ang gagawin natin doon, isang size na lang ibibigay ko sa inyo. May 20 by 30 tayong gagawin ng mga poste. Halos lahat yan, 20 by 30 yung sukat niya, iisa lang na sukat. Best for bungalow, mga bossing, 20 by 30 na poste, na laki ng poste ay saktong-sakto sa mga bungalow house. And then pwede rin siya sa two story, basta yung reverse niya is okay, okay? Ngayon, yung 20 by 30 na yan, so paano natin tatabasin yung mga forma natin? Okay, so ngayon, eto mga boss. Pagtatabas tayo ng mga forma, so 20 by 30, so centimeter siya. Nasa metric system tayo, no? Ngayon naman, pagtatabas tayo ng plywood, i-convert natin yung tabas natin into English system. Pulgada ang gagamitin natin dahil yung mga plywood natin ay naka-propose into inches. Okay? So hindi siya pwede gamitin sa centimeter dahil pag tumabas tayo magkakaroon ng putal. So ngayon sa 20 by 30 na laki ng poste, gagamit tayo ng apat na pirasong 30 centimeter pero i-convert natin sa 1 foot. Inches tayo. Okay? So gaya na sabi ko sa inyo, pagtatabas tayo ng plywood, kinakailangan sa inches tayo lalagay. Saktong 4 feet kasi yan. Sa 4 feet, makakakuha tayo ng 4 na piraso sa isang buong plywood. Wala tayong retaso. Pero pag lumagay tayo sa centimeter, pag tumabas kayo sa 30-30-30, magkakaroon niya ng putal na 2 centimeter. Ayun. Diba? So kita nyo, meron siyang sobrang 2 cm. So, the best talaga is inches lang tayo gagawa or gagamit ng sukat. Ipapaliwanag ko naman sa iyo bakit 30 by 30, apat na pirasong 30 by 30 ang kailangan nating forma para mabuo natin yung 20 by 30 na sukat. At so, okay mga boss, no? So, bali, ito na yung aking drawing. Yung ating sukat nung poste is 20 cm by 30 cm. Okay? 20 cm din dito, 30 cm doon. So ngayon, paano natin na popormahan, gagawa ng forma yan? So gaya ng sinabi ko kanina, ang kailangan nating forma sa ganitong mga sizes, 20 by 30 ay 4 na pirasong, ayan, 4 pieces na 1 foot. Okay, 1 foot. Bakit 1 foot? Siyempre, gaya ng sabi ko nga, yung 30 cm, i-convert natin sa inches. Kasi ito, metric system eh. Ngayon, yung plywood kasi natin naka-propose sa English system na sukat, sa which is yung inches, feet, foot. So, hindi katulad nitong ating metric system, centimeter, meter siya naka-propose. So, dapat co-convert natin itong sukat na to dito. Okay? So, ang gagawin naman natin, itong 30 cm, gagawin natin niyang 1 foot. Okay? 1 foot. And then, ito namang 20 cm sa pinakamalapit na inches natin siya ilalagay, which is 8 inches. Okay? So, tandaan nyo, mga boss, 8 inches. So, para yung plywood na gagamitin natin, yung every tabas natin is nakapropose pa rin sa plywood natin, hindi tayo mareretasuhan. So, bali, ang tinutumbok lang naman natin dito, mga boss, pag gagawa tayo ng mga formworks natin, wala tayong retasong
halos na magagawa, no? So halos eksaktuhan lang. Okay? So ipapaliwanag ko naman bakit apat na piraso na 1 foot yung ating gagawin. Okay? So bali dito, uunahin kasing pormahan niyan. O ito na lang mahaba, 30. Unahin natin pormahan tong 1 foot yung ating 30 cm. Okay? So bali yung porma niyan is pantay lang diyan. Pantay lang. Okay, ito yung magiging porma natin. Pantay lang. Yan. 1 foot yan, mga boss, 1 foot itong unang porma na nilagay natin. Sa tapat naman yan, lalagyan natin yan ng another 1 foot ulit na porma. Okay. Yan, 1 foot. Ito, mga beginners, pag-aralan nyo yung mga ganitong technique para makatulong sa inyo. So kaya lagi akong gumagawa ng mga ganitong video para magabayan yung mga beginners natin, para pagdating na magtatabas kayo ng mga plywood nyo, hindi kayo masyadong mareretasuhan. Okay? So next step naman. Okay? So itong 20 cm natin, 20 lang to. So bakit 1 foot pa rin yung ilalagay natin dito? Kasi meron niyang plus 5 cm or 2 inches ito. Yung formworks natin, yung forma natin, ia-add na natin yan. Okay? 20 cm, kinonvert natin sa 8 inches plus 2 inches plus 2 inches. So, bali, baka magtaka kayo, mga boss. So, magtatanong naman, saan galing yung 5 cm or yung 2 inches natin? Yun po ay 2x2. Kasi, yun po yung ginamit nating framing, 2 inches na 2x2. Another equivalent sa 1 foot or 12 inches. Okay? So kaya naman, tatapal ulit tayo dito ng another 1 foot. Okay? Pagmasdan nyo, pag-aralan nyo mabuti, mga boss, ha? Alam ko makukuha nyo yan. Okay? Ngayon, lalagay tayo ng stopper dyan. Kukunin nyo yung center ng forma na yan. Kuha kayo ng 4 inches magkabila, 4 inches papunta doon, which is maglalagay kayo ng stopper, pako. Okay? Stopper na pako. So ngayon, 8 inches lang yung ito. So nagtira tayo ng another 2 inches, 2 inches ang purpose para meron tayong papakuan dito sa part na to, para itong forma na to may papako natin papunta doon. Okay? Yan, papako natin yan. So kaya naman, nagkaroon din tayo ng total dito na 1 foot pa rin. Okay, and then dito sa other side naman, ganun din lang din yung gagawin natin. Tatapalan din natin yan ng isa pang 1 foot na forma. Okay, ayan, 1 foot. So, bali sa 20 by 30 centimeter na buhos na i-convert na natin sa inches, which is 1 foot, 8 inches by 1 foot, gagamit tayo ng apat na pirasong 1 foot. Okay? So ngayon naman, paano pag mas malapad dito? Kunyari, 20 by 40. So ang gagawin nyo, stable lang yung dalawang 1 foot na yan. Pantapal yan eh. Babago lang kayo ng sukat sa lapad. So kung nagtabas kayo ng 1 foot dito, okay, 1 foot, ang itatabasin nyo naman, halimbawa 40 cm, i-convert ulit natin siya sa inches, which is 16 inches, para makuha natin sa isang plywood tatlong piraso na walang retaso. So ganun yon, dadagdag lang kayo dito. So magiging, itatapal nyo lang dito yung 16 inches, itong magkabilang 1 foot, ganun pa rin yan. So nakakaiba lang yan sa haba, mga bossing, no? And then ngayon, pag lumalaki na yung mga poste natin, gaya na sabi ko, pag-aaralan nyo muna yung laki ng poste, yung finish ng buhos natin bago kayo gumawa ng mga forma natin. Sa ganon, hindi tayo nareretasuhan ng maraming plywood. So yun lang naman yung pinaka-importante dito, at saka yan, magkaroon kayo ng idea kung paano yung pagpoporma ng mga poste natin. Okay, so ganyan lang yung ating binigay na idea, and then next time, abangan nyo naman yung mga actual works ng ating mga formworks natin. So panoorin nyo na lang, abangan nyo na lang, mga boss. And then ayan, shoutout sa inyong lahat. And then kung may natutunan kayo, syempre mga bossing, baka naman pwede nyo i-subscribe. Syempre, si July Ems.
Okay? Huwag niyong kalimutan yung pangalan niyan, mga bossing. Marami kayong matutunan dito sa channel ko. At makikifollow na rin ng ating Facebook page. Facebook page, July M. So, maraming maraming salamat sa inyong mga suporta, mga bossing.